kapatid, sama natin sa ating panandami, sa ating panalapatid mo na ito, ang natatangin kaitingan at pasasalama ni Naverte Balanta, dito at Susi Duenya sa pamilya, Sepulveda family, Raquel at Colin Antonio, Darly, Gemma, Rio Guerra family, Percy Mendoza pamilya, Tiffina, Letterlak at pamilya, Mirna Lumba at pamilya, Mendoza family, Anita Caporte pamilya, 7th anniversary ng BTS, Bangtan Songyendan, at daily party na Joseph Mary Grace Dian po, Leti Palanta at pamilya, Diliman Prep School, Davis Nelly Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Laguador at pamilya, Aurora Sinugan at pamilya, Nante at Marisa de la Cruz at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher Janet Do at pamilya, Junior Soli de Rosario pamilya, Lourdes Hilario pamilya, Dr. Barat Marito Lentino at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Jim Sinugan at pamilya, Marietta Quirol at pamilya, Kevin Maximo at pamilya, Dr. Abexayla Balaga at pamilya, Edgardo at Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Miki at Aving Magpong at pamilya, Alicia Arcega Villacruzis at pamilya, Aida F. Resurrection at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Nila Digonong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Seri Celine Dominic Nicolas, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, Gindi ng EDB Community, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Opino Pensuri, Bishop Dennis Pinaroho, para sa kaligtasan, ni Nadindo Guillermo at pamilya, Bingbing Jing Sasi at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulos sa Rafael Bulacan, Victor at Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jory Diana Marfil at pamilya, George Advincula at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez at pamilya, Cabilazaro Aquino at pamilya, Pilim Villarreba at pamilya, Nick at Evelyn Rillera at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Yoshi Brillantes at pamilya, June at Doris Villarreba at pamilya, Pedro Morales at pamilya, Gaspar Susan Duvalle at pamilya, Diane G. Bulan at pamilya, Amy Ferry Di Manalo, Gima Jonathan, Emelita de la Cruz, Reynante Ilabao, Ivy Doreen, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Katrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alec Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, San Torino Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Provine Medical Center sa Bayong Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Binino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng sarot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawalin ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Luzon del Monte. Para sa kagalingan ni na Mercy Argenta, Ana Dominic Idams, Corinne Sarsilla, Lori A, George Sicat Jr., Miguel, Lord Nagadi, Cesar Torres, Lito, Arnaldo, Jelora Dueñas, Joey Lumba, Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Rami Banaag, Corazon Rodriguez, Joan Perez, Janet Endo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cero del Mundo, Marian Maravilla, Jojit Santiago, Lito Soriano, Joanna Cristina, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Demencio Iliescas, Neil Francis Navarro, Pablo Dila, Abeng Zuniga, at para sa karawani na Olive Aranda, Bonguliano, Teresita Bernale, Antoinette Giron, Ray Alcantara, Antonia Crisostomo, Florita Vivar, Susana Rivera, Carmela Sison, Maylin Alejandrino, Tonet Pansito, at para sa kapayapaan ng karawani na Remigio, Presencia, Aguilita, Eduardo, Consuelo, Uiteo King, Pedro, Sinona, Marcela, Wilma, Lilia, Cornelio, Alicia, Ricardo, Father Joey, Elisa, Bonita, Adolfo, Rene, Renato, Giovanni, Ardita,
Errol, Ronnie Mark, Matilde, Rodolfo, Laura, Enrique, Edgy, Amado, Mercedita, Jesus, Romeo, Flora, Juan, Ezequiel, Romeo, Jesus, Francisca, Estanislao, Ricardo, Celedonia, Viviana, Gil, Sida, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Filora, Alejandro, Sofia, Bonita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Rodrick, Perino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlin, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Juan, Elsie, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga nabayapang mga lektor ng diocese ng Malolos at mga doktor at mga frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaharilangan ka ng Diyos. Kaya lumulog tayo sa mga wain Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalyay ang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluga ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madalawa namin ang iyong saklolod sa kagipitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aaral. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng 10 pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinungkod niya dito ang kanyang baraban. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, umabon kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga aralo. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumulog. Ikaw ay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang tukuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuli ko ang buo na sa akin ay patuloy. Kahit gabi, iwan niya ang sa akin umaakay. Nababalik ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagliliwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nararamay, hindi ako matitinan. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagap. Sa balon ng mga patay upang doon
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na nung unang inirutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus itong din mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngayon kayo sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumampa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin saksi ko ang langit sa pagdating ng trono ng Diyos o kayo saksi ko ang lupa sa pagdating ng tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin saksi ko ang Jerusalem sa pagdating ng lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin pamatay man ako sa pagdating isang buhok sa iyong kulay, hindi mo mapapaputi o mapaitin. Sabihin mo na lang kung oo at hindi kung hindi, sapagat buwat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, pinapayag sa atin ang ating Panginoon ang kanyang panawagan sa atin na tayo ay dapat na magsalita ng ayon sa katotohanan at hindi ayon lamang sa ating paninumpa. Kaya nga kapag tayo nalulumpa, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa hindi maganda. Kapag tayo nalulumpa ng masama laban sa ating kapwa, ginagamit din natin ang ating sarili laban sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating mabuting balita, ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag ninyong sasabihin saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kay saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntugan ng kanyang mga paa. O kaya naman ay saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito ang lungsod ng dakilang hari. Subalit mga kapatid, ito ba ay taliwas sa ating nakasanayan ang isang sumunod na sinabi ng ating Panginoon ay kita-kita sa ating kultura na kapag meron tayong gustong patunayan, ano ang ginagawa nating sumpa para lamang paniwalaan tayo ng ating kapwa ang sinasabi natin, totoo ang sinasabi ko, mamatay man ako. Kaya kapag ka po ganoon, tayo nanunumpa na sapagat ang buhay mo ay hindi mo po pwedeng ipregna. Ang buhay mo hindi mo po pwedeng itaya ng gayon-gayon na labang. Bakit? Sapagat hindi mo hawak at pamamayari ang iyong buhay. Kaya ka nagkakasala sapagat ipinipregna mo ang isang bagay na hindi mo naman pag-aari. Pinipregna mo ang isang bagay na tanging ng Diyos labang ang may hawak nito. Kaya nga po ang sabi sa atin, huwag mo nang sasabihin, mamatay man ako, sapagat hindi mo hawak, maging ang iyong sariling buhay. Ang Diyos ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po maraming paraan pa nang tayo ay nalulumpa. Yung iba nga po, mga kapatid, nagdadamay pa, mamatay man ako, pati ang buong pamilya ko. Yung iba naman, luniligtas, kaya na, parehong panulumpa, mamatay man yung kapitbahay namin. Kaya kapag ka po ganyan, pare-parehong panulumpa, pare-parehong paglabag sa utos ng ating Panginoon. Sapagat mga kapatid, ano ang nilalabag natin dito? Nilalabag natin yung ikalawang utos ng Diyos. At ano ang ikalawang utos ng Diyos? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa hindi magandang bagay. At hindi naman, nilalabag din natin ang unang utos ng Diyos sa isang banda. Sapagat kung mahal natin ang Diyos, hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin gagamitin ang ating Panginoon sa masama na bagay. Kung mahal natin ang Diyos, alam natin na tayo'y napapasailalim lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat siyang ibigin, dapat siyang mahalin sa buong sarili natin at sa buong buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kapag tayo ay nalulumpa, inilalagay natin sa ating mga kamay ang kapangyarihan sa iba pang mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang may hawak nito. Kaya nga ang sabi sa atin, ang Diyos ang may kapangyarihan na magpatuloy ng ating buhay, ang Diyos din ang may kapangyarihan na tumawag sa atin patugo sa kanyang kariman. Kaya nga hindi natin po pwedeng sabihin, mamatay man ako sapagat mga kapatid, kapag ganoon, parang sinasalalim mo lamang sa iyong mga kamay ang iyong buhay. Sinasantabi mo ang kapangyarihan at biyaya ng buhay na kaloob ng ating Panginoon. Ang isang buhay, hindi parang isang bagay na po pwede mong ipabigay o kayo ipagsawalang bahala. Sapagat kayo mismo ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, maraming paraan ng panlumpa
iba't ibang uri, iba't ibang kultura, iba't ibang mga lugar, iba't ibang uri ng panlupa. Subalit lahat ng ito ay tumutukoy sa ating paglabag sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo nagsalita at ang sasabihin natin, una tigit sa lahat, kaniwas sa katotohanan, nagkakasala na tayo. O kaya naman, kapag tayo nagsasalita, makapagyabang na lamang tayo, kahit na ito ay hindi totoo, na lalong-lalong bumibigat ang ating pagkakasala. At hindi naman, kapag ginagamit natin sa masama ang pangalan ng ating Panginoon, lalong tigit na pinabibigat natin ang ating pagdarang sa pagkakasala ng ating sarili. Kaya nga ang sabi sa atin, sa halip na tayo ay manumpa, manampalataya na lamang tayo. Kaya nga po sa halip na manumpa, mas malinang pa ang pinakamaganda, gawin natin ang pananampalataya sa ating buhay. Sapagkat kapag tayo nanulumpa ng laban sa ating Panginoon, tayo nagkakasala. Pero kapag tayo nananampalataya, nadadagdagan ng ating lakas sa pagtaka sa landas ng kabanalan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ngayong araw na ito, binibigyan tayo ng mabuting halimbawa ng ating Panginoon sa katauhan ni San Antonio de Padua, na kung saan ang patron na ito ay patron ng pag-aani. Ang patron na ito ay patron din ng paghahanap sa mga bagay na nawawala. Kaya nga po mga kapatid, binibigyan sila ng kanikanyang gampanin at pagtulong sa atin sapagat sila naging ehemplo, mabuting halimbawa nung sila nabubuhay pagkasama natin. Sila yung mga tao sa halip na manumpa, sila yung mga tao na nanampalataya. Sila yung mga tao sa halip na kanila ipiprenda ang kanilang buhay sa masama. Ang kanilang buhay ay ginawa nilang banal nang sa ngayon, makasama nila ang ating Panginoon pagdating ng panahon. At isa nga dito ay si San Antonio de Padua. Kaya nga kapag po tayo may pangangailangan, nagpapatulong tayo sa mga santo, hindi sapagat sila ang nagbibigay, kundi nang dahil sa kanilang pananampalataya, tinutulungan nila tayo at kinalulugdan sila ng ating Panginoon. Sa pamamagitan nila ay pagbibigyan tayo ng ating Panginoon kung ito ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang Diyos pa rin ang nagbibigay, ang mga santo't santa ay tumutulong lamang sa atin para manalangin at tumingin sa ating Panginoon. Kaya nga salit na tayo manumpa, ang gawin natin manampalataya kagaya ni San Antonio de Padua. Kaya nga kapag tayo may pangangailangan, pinupuntahan natin ang mga santo upang tulungan tayo ng mga santo na ito. Kaya kagaya ni San Antonio de Padua, kapag ka meron kang nawawalan na bagay, tawagin mo si San Antonio de Padua, magpatulong ka. Halimbawa, kalimutin ka na, no? At sa kadalasan sa atin, no? Kapag tumatanda na, kalimutin na. Yung po bang kapag ka ikay lalabas ng bahay, nagmamadali kang lumabas, at tinitignan mo sarili mo, ano kayang nakalimutan ko bago ko lumabas ng bahay? Ngayon, yung isang tao kapag tumatanda na, nagmamadali lumabas ng bahay, yun, pagdating sa labas, biglang babalik sa loob ng bahay, bakit? May nakalimutan pala, no? Kaya kapag tumatanda, nangyayari na sa atin yan. At ang pinakamahirap, nagmamadali lumabas ng bahay, pagdating sa labas, magbabalik sa loob, may nakalimutan pala. Ngayon, pagdating sa loob, hindi niya malaman kung ano'y nakalimutan niya. Sign ng pagtanda, no? Kaya kapag po ganyan, ay kinakailangan natin ang tulong ni San Antonio de Padua, no? Para tulungan tayo, ano nga ba yung hinahanap ko? Ano nga ba yung kailangan ko? O kaya naman, kapag may nawawalang bagay, ay dyan na waglit, o kaya kung saan lang nalagay natin, ay tatawagin natin si San Antonio de Padua sapagat siya ang patron sa paghahanap ng nawawalang bagay. Subalit mga kapatid, kahit ang mga santo at santa, binigyan ng ating Panginoon ng gampani, pero may limit din, no? Kaya hindi naman sila Diyos na kagaya ng ating Panginoon. Kaya kapag nagpapatulong tayo, hanapin yung nawawalang bagay, San Antonio de Padua. Bagay lang. Pero kapag asawa mo na ang nawawala, hindi na kaya ng powers ni San Antonio de Padua yan. Kaya kapag ka nawawala na yung asawa mo, pulis na ang kailangan mong tumulong sa iyo, no? Baka mamaya ay talagang na kung saan na siya napunta. O kaya naman, ay baka yung asawa mo kung saan na nagtago, no? Baka mamaya sumasabi.
sumapa sa iba, no? Hindi na kaya ng powers ni San Antonio ni Padua yan. Pulis na ang tawagin natin, no? Para lang sa ngayon at yan, matuto yung asawa mo ng mga magtino sa buhay, no? Kaya nga, mga kapatid, no? Ito lamang yung pinapayag sa atin. Salim na tayo manumpak, manampalataya na lamang. Salim na tayo magtiwala sa mga bagay na para lamang sa daigdig na ito, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga santo't santa na ating katuwang sa ating pananalangin kagaya ni San Antonio de Padua. Kaya sana mga kapatid, tayo mga namin ito, patuloy tayo na lumapit sa ating Panginoon na may ganap na pananalig sa Kanya nang sa ngayon sa bawat sandali ng ating buhay, maakay tayo patungo sa Kanyang kalihan. Mga kapatid, nakakailangan ganap na pagbabago ng puso at pag-ugali ang wagas na pagkalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga pananalig ngayon ang ating pananalig na isang buhay, ang ating pananampalataya. Sa bawat panangita at ang ating pangitutubod, Panginoon, tulungan mo kami maging tapat. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang pranay na mga tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagpukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumahima sa kalooban ng Diyos na walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at ang pag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang maraming nasa langit, lagi mong pagyamanin ang biyayang pinagkalubos sa amin. Tulungan mo kaming tupayin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aaral ay maging kalulugod sa iyong samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming nilika, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong pinahayag sa pag-aaral ng mga aray para yung nabihin ng mga banal ay magdulog sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, kuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ang magpaparangal sa iyong kabutihan namin pinaaaring hanggaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanin na maasaan at tapatulad mo sa panlagutan upang magbunga ang kunyalit ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga walang tayo tumutulong sa lahat sa pagbibigihiling bawat panalangin mo nas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa
palang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaas. Ang malawing balay, kamumpukal ng tanang kabanalan, kaya't pa magitan ninyong spirito, gawin mong balay ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang usang loob na maging handlo, ginawa pa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinag-atihan niya niyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandlo para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong talamang nagtipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y bumalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-amuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maging buwan sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nagharap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, Dereris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahintay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at maging napating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalang Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwod sa iyo. May pag-ibig gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangilingan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng pakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungkol mo, aming pananampalataya ko ng aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magkapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo, inaanyayahan sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Corazio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Inatanong kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng sarot na ito. At kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapagbiguan nila ng puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sanay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa sarot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ay mabalik sa kalusugan sa mabuting madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, panalangin mo. San Pedro Caruso, panalangin mo. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang tinagap naming banal at pamimidamang ay maganda nawa sa aming pagkakamit ng kaligayahan na iginulot kay San Antonio de Padua na iyong pag-ingap na maasahan. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagbalayin kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.